God will always remind you na, oh, you must be humble all the time. Like that. For siguro, nag-blurred yung paningin ko. Then, tas natalo. Sometimes may mga yung pakiramdam mo na iba yung pakiramdam ko ngayon, like that. Sunday ng gabi, natulog ako na naghihinip ko talagang iba. Ikwento ko, okay lang? Nasa taas daw ako ng building. Tingnan ko yung parang yung kalsada, lupa, parang alo ng yung dagat. Nakita ko may tumatakbong kabayo na may sakay. Kabayo, tulin, ganun. Tapos pagtingin ko doon, nakaganon ako sa building. Tapos pagtingin ko doon, parang river na dry. Tapos nakaganon lang siya. Tapos ganun. Ang tulin ng takbo ng kabayo, sabi ko, halaka ba, hindi siya aabot doon, hindi siya aabot. Kapag kahit tumalon ang kabayo, hindi siya aabot. Kita ko, tumalon yung kabayo, tapos pati yung may sakay, tapos talagang hindi umabot yung kabayo doon sa kabilang sa gitna. Tapos talagang plat na plat, ganun, tapos pati yung kabayo, tapos yung sakay. Sabi ko, ano kayang ibig sabihin ng panaginip? Ano yung ibig sabihin ng panaginip ko na yun, hindi ko maintindihan. Ito na, ganda ng fire. Ano yung nangyari sa akin, naalala ko yung panaginip ko. Nung nagising ako, di ba, tumayo ako, ganyan. Tapos, kung titingnan mo, reviewin mo yung fight sa TV. Kasi naalala ko yung panaginip ko. Hindi ako nagtampo, walang, parang ano ba na, thankful ako na pinaalam sa akin ng Panginoon before, hindi. When times go right, di ba? Ganda yung takbo ng buhay mo, ganyan. Meditation, mga trials sa buhay mo. Hindi, nasa kwarto ako noon. May fight ako sa... Sabi ko, hindi ko malam. Purpose-driven lang. Talagang doon sa kwarto. Sabi ko, parang gusto kong i-end na yung buhay ko. Kasi parang nagsisi ako sa mga kasalanan. Kwarto lang ako, tapos sabi ko, ako naman isa, grabing nagulo ko talaga. Yung talagang iyak talaga na ano. Sabi ko, ano kayang gagawin ko? Lord, hindi ako karapat-dapat. Sabi ko, ganyan. Kung ibalik ko lang lahat ng panahon, hindi ko... yung panahon, hindi ko gagawin lahat ng nagawa ko against you. Sabi ko, ganun. Hindi ako humanizing, drunkenness, lahat. Talagang, sabi ko, pinagsisihan ko, sabi ko, Lord, hindi ako, parang ano ba, parang ito ako na Lord, hindi ako, talaga nakaluhod. Ako lang mag-isa. Sabi ko, Lord, hindi ako karapat-dapat na, yun yung fail. Alam mo yung mabot na ganun. After that, sabi ko, ganun. Sabi ko, pagtawag tayo ng Bible study. Diyan mo, nagtaka sila, bakit Bible study araw? Pag nakarinig ko ng Word of God, talagang matalo ako. Talo ako noon, sabihin gano'n, time na yon. Iba yung pakiramdam ko, hindi ako, wala talagang kahit percentage ng ma-discourage ako. Matalo ako. Importante, close ako sa iyo, Lord. Parang gano'n ba gano'n? Importante, nakilala kita, close ako sa iyo, no problem. There is a, of course, habang nabubuhay tayo, there are so many temptation, distraction, trials, life. Tama, pero, yung pagsisisi mo, lahat, isisi ka sa Panginoon. Nagkakamali tayo, nakapagsalita tayo ng masama, parang nakapag-isip tayo ng masama. Confess ko lang yung statement ko. Hindi ko kinukondem yung mga gay, mga LGBT na worker ko, sa kahit yung mga kapatid ko. Sa kanya, kinukondem na mo. So, dapat nga, who am I to judge a person, di ba? Aba kasi yung ano na yun. Sa ano, tapos ginagate ko dito. Exactly. Lahat tayong tao, kawangis ng